Meron daw po kayong mensahe na gustong iparating kay Kuya Bal. Meron po. Nakahanda kaming tumulong. Basta nga lang, approve po ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling bumabati sa inyo ng magandang-magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa ang panig man ng mundo po ang ating mga viewers sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa isang matanda na kung saan ay mukhang nangangailangan po ng tulong. At yung matanda na ito ay walang iba kung hindi nanay ni Ate Mylin. At sa malamang, nagulat po yung marami sa atin. Dahil sa matagal na panahon na tinulungan si Ate Mylin, parang hindi po nabanggit yung kanyang nanay. At balita po natin, base po dito sa kaibigan nating nakikipag-communicate doon, parang humingi na rin ng tulong kay Ate Mylin nung araw, kaso nga lang parang hindi po napagbigyan. Kaya sa pagkakataong ito, susubukan naming ilapit kay Kuya Bal Santos Matubang, baka sakali pong matulungan. Ngayon ang tanong, karapat dapat po ba siyang tulungan? Papasok po kaya sa kriteriya? At anong tulong ang kanyang panawagan? Yan po ay pag-uusapan po natin maya-maya ng konti. Pero bago po yun, syempre gaya ng dati, magre-remind po si Kuya Julay, baka meron pa pong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag po natin kalimutang isubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Dalawin niyo po ang kanyang official YouTube channel po, Julay Paunil. Yun, suportahan niyo ang channel ni Julay Paunil. Tapos isama ko na rin po yung ating mga hinahangaang YouTuber, sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Japper Sniper, si Ate Edna Vlogs, at saka si Kalinga Prab. Suportahan po natin ang kanilang YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung binanggit naming matanda na kung saan siya po ay walang iba kung hindi nanay ni Ate Mylin. Humihingi po ng tulong. Actually sabi niya, gusto niyang humingi ng tulong kay Kuya Bal Santos Matubang. Kaso nga lang hindi nagkaroon ng magandang pagkakataon para siya po ay matulungan. Kaya sa pagkakataong ito, susubukan po namin ni RP Max Vlog na ilapit kay Kuya Bal Santos Matubang. Baka sakaling pumasa po dun sa mga requirement ng kalingap. Ngayon dun sa mga nagtatanong, bakit ngayon lang lumitaw yung nanay ni Ate Mylin? Alam niyo po mga katugang mga kalingap, nalaman lang po namin ito nung nagkaroon po ng communication si RP Max Vlogs doon sa nanay ni Ate Mylin. At nalaman nga po namin na iyon po ang kalagayan. Medyo hirap po sa buhay, matanda na, merong anak na meron pang kapansanan. At yung may kapansanan na yun, lumalabas, kapatid po ni Ate Mylin. Ibig sabihin, hindi po yun nababanggit ni Ate Mylin. Ganun na rin po yung patungkol sa kanyang nanay, na kung saan parang mas nangangailangan po ng tulong. Kaya yan po ang titingnan natin, karapat dapat po ba siyang tulungan? Pero bago po yun, pakinggan po muna natin sandali yung conversation po nila ni RP Max Vlogs at saka po yung nanay ni Ate Mylin. Ito po yun. May meron daw po kayong mensahe na gustong iparating kay Kuya Bal? Mayroon po, kundi hindi ko lang po alam ang bahay kasi nila. Ah, okay. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Nandito po sa panganiba, namamasukan po kasi ako. Ah, ilang taon na po kayo? 60 na po. Ah, kuwan pa, bata pa. May pinugoy pa po kasi ako may kapansanan. Tawag dito? Balik kapatid po ni Ate Mylin? Ano po siya? Disabled po. Ah, disabled. So, hindi po siya, ano? Ilang taon na po yung disabled, ma'am? Ay, 19 na po. Ah, okay. Kawawa naman, ano? Babae, lalaki po? Babae po. Ah, okay. So, hindi na po siya, ano? Hindi po siya nakapag-aral o siyempre, no? Hindi po. Nakapag-aral naman po siya hanggang ano lang po, grade 4. Opo, ano? Pero okay pa naman, ibig sabihin, yung disabled lang yung kamay po niya. Isang kamay lang naman po, saka yung isang paa medyo nahihirapan din minsan pong humakbang. Ah, okay. So hindi po talaga siya normal na nakakalakad po? Ay, nakakalakad naman po kung titingnan mo po siya para wala siyang kapansanan. Pero po pag siya, na ano po siya,
Ah, okay. So, yun po ang kaya, ano. Kaya hindi po ka naman nakapag-aral kasi po hindi ko naman siya nakapag-aral na maigat. Wala naman po akong hanap buhay. Oo nga po, oo nga po. Ilan po ba silang magkapatid, ma'am? Ay, ano po, sila madami po sila, anim. Ah, anim. Si kaya Ate Ma... po, may pamilya na sila. Ah, si Ate Maylin ba? Pang ilan po si Ate Maylin? Pangalawa po. Ah, okay. Mm. Ah, magkano naman po ma'am yung sweldo mo dyan? Ay, hindi ko pa po alam. Magkano, umpisa pa lang po ako ngayon. Ah, itong buwan na to, itong February? Ako, naumpisa pa lang po ako. Dati po nasa ano po kami, I'm sure magtitinda kami ng mga saging ni Nini. Opo. Doon po kami nagtitinda. Nahihirapan po ako. Nag-uwi pa ako dito. Ah, eh ngayon, ah, tapos yung anak mong may kapansanan, iniwan mo po sa isa mong anak? Opo, sa Dait po. Ay, ah. Kaya din po nga ako doon. At grabe pong hirap nung ano, nung anak ko din doon na iniwanan ko. Nasa... Kaya po, ang ano ko din... Nasa Dait... Nagbalik ko ako dito ng... So, nasa Dait... Nagbalik ako dito ng huling ko. Ibinigay ko sa kanila pambiling bigas sa kagatas ng sanggol. So, ayun po mga katugang mga kalingap. Narinig po natin. At mukhang kailangan po talaga ng tulong. So, ang gagawin po natin ngayon, base po sa napagkasunduan po namin ni RP Max Vlogs dahil nung nakaraan, pinag-usapan na rin po namin yung patungkol dito. Ang sabi namin, ilalapit namin kay Kuya Bal Santos Matubang para ma-evaluate, ma-check kung karapat dapat nga ba, pasok nga kaya sa kriteriya ng kalingap yung nanay ni Ate Maylin. Kung sakasakaling nga papasa, syempre willing po ang koos na suportahan. Kung paanong sinuportahan si na Jimel dahil napagawan ng bahay si Ate Melissa, pwede rin namin gawin dito sa nanay ni Ate Maylin. Yan po ay kung sakasakaling ma-approve ni Kuya Val Santos Matubang. Pero sa ngayon, mag-aanta-antabay lang po muna tayo dahil madalas nasa biyahe po si na Kuya Val Santos Matubang. Pero pansamantala, ang gagawin po natin, ipapa-scout po muna natin sa mga charity vloggers doon sa Dait para masurvey, tapos pagdating ni Kuya Val Santos Matubang, po pwedeng ipakita para hindi na po sila mahirapan kung sakasakaling papasyalan. Ang naisip naming po pwedeng pakisuyuan para puntahan muna, po pwede si na Jason siguro kung hindi busy, pero kung sakasakaling busy sila masyado, po pwede naman siguro kay Gilomags TV, yung kasamahan din po namin sa Koos. Tapos subukan nilang interviewin, kunan ng mga video clips, tapos ipapakita po natin kay Kuya Bal Santos Matubang o kaya kay Kalinga Prab. Ngayon kung sakasakaling papasa, nakahanda po ang Koos na tumulong. Siguro kahit hanggang 100,000, nakahanda kaming tumulong. Basta nga lang, approve po ni Kuya Bal Santos Matubang. Dahil hindi po pwede na kami po ang magdesisyon. Gaya ng mga nabanggit po namin ng mga nakaraan, ang Koos po ay talagang nakalaan sa mga proyekto ni Kuya Bal Santos Matubang. Hindi po kami ang magde-decide kung sino ang dapat tulungan. Po pwede kaming mag-suggest, pero kung sakasakaling hindi papasa, wala po kami magagawa. So yun po sana ang dapat maintindihan ng ating mga viewers, lalo na po dun sa iba na mga nagre-request din, yun po kasi ang sinusunod ng Koos. Kumbaga, yun po ang napagkasunduan ng grupo. Magtutulong-tulong kami para sa pangtulong sa programa ni Kuya Bal Santos Matubang sa Pabahay Program. Nalalaman natin ngayon na si Ate Maylin pala kumplito pa sa magulang, may tatay pa at may nanay, okay? Unfortunately, hindi na sila nagsasama, no? For some reason, okay? So, sila lang ang nakakaalam po doon kung bakit hindi na sila nagsasama, okay? And dito, no, actually, nakwento ko, guys. Nakwento ko kay Kuya July itong situation ni nanay ni Maylin. At sabi nga ni Kuya July, the same din sa sistema ni Ate Melissa, nanay ni Jimil, ang Koos, sabi niya, just in case, no, na mag-decide si Kuya Bal na tulungan ito si nanay. Kasi ang pinakamensahe talaga ni nanay sa nakwentungan niya sa akin, gusto niya talagang magpatulong kay Kuya Bal na magkaroon ng tirahan. Kasi nahihirapan siya. Dahil nga, tulad ngayon, meron siyang anak na may kapansanan. Plus itong anak din niya sa Dait na talagang hirap din daw talaga sa tirahan. So ayun po mga katugang mga kalingap. Yan po muna ang ating update patungkol po sa subject na yan. Titingnan natin kung marapat po siyang tulungan o hindi. Although siyempre nakita naman natin na talagang mukhang hirap sa buhay. Tapos meron pang anak na merong kapansanan na lumalabas
Kapatid po yun ni Ate Maylene, na kung saan ay parang hindi man lang po nabanggit ni Ate Maylene doon sa mga nakaraang video niya. Ngayong alam na natin, so titingnan po yan ni Kuya Bal Santos Matubang. Baka nga mas lalong nangangailangan pa ng tulong ito kaysa kay Ate Maylene. Hindi lang po nalaman ni na Kuya Bal Santos Matubang noon. So ayun po mga katugang makalingap, siguro pansamantala, hanggang dito lang po muna tayo. Pero bago tayo tuloy magtapos, meron lang po tayong isa shoutout. Pakisuportahan po yung aming mga kasamahan sa COOS, si Kone Highness Official at saka si Fiona Marilyn. Kasamahan po namin yan sa COOS at buwan-buwan, mga tumutulong po yan sa mga itinutulong din po natin kay Kuya Bal Santos Matubang. Kaya sana, kahit libangan lang po nila ang pag-YouTube, dalawin din po natin ang kani-kanilang YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang. Napansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye! Thank you.